Umabot na sa 13 bilang ng mga tinama ng ligaw na bala mula December 16 hanggang alas 6 kaninang umaga. Batay sa tala ng Philippine National Police, kabilang sa pinakahuling biktima ang isang bata sa Marikina na tinamaan ng bala habang nanonood ng TV sa loob ng kanilang bahay. May report si Ian Cruz. Nasa loob ng bahay at nanonood lang ng TV ang ginang na ito kasama ang 9 gulang niyang anak kagabi sa Marikina nang makarinig sila ng putok ng baril. Ilang sandali lang, sumigaw na ang bata. Tumabi siya sa akin, maya-maya may pumutok. Tapos di ko siya pinansin. Napansin ko na lang siya nung sabi niya, mama, masakit. Sapu-sapu na yung dito niya. Kahit ako may tuko, tinakbo na namin sa ospital. Tumagos ang bala sa kisame ng bahay at tumama sa kaliwang dibdib ng bata. Sa gitna po, no? Which is just over the heart. Tapos yung bala po ay palabas. Hindi po siya naging diretso. Sa Sabado na raw operahan ang batang biktima para makuha ang bala sa kanyang katawan at maikumpara ito sa record ng Philippine National Police. Pero ang problema, kadalasan sa mga ganitong kaso, mga loose firearm ang ginagamit sa pagpapaputok. Kaya naman sasandig daw ang pulisya sa mga impormasyong magmumula sa mamamayan. Hiniling ng mag-ina na itago ang kanilang pagkakakilanlan, hinala nila malapit lang sa kanilang inuupahang bahay nakatira ang nagpaputok ng baril. Gusto mo ba siya maparusahan? Opo. Bakit po? Kasi bad guys po siya. Isang lalaki ang naaresto matapos lumutang ang kanyang pangalan sa imbestigasyon sa bisa ng warrant of arrest dahil sa dating kasong light threat sa kanyang kaanak gamit ang baril. Inaresto si Reynaldo Ruiz alias Ini na kapitbahay ng biktima. Pero giit niya, hey, hindi o. Kasi galing ako ng trabaho. Ang dami yung magsasabi. Subjected sa ating for parapping test, tapos pati yung witnesses. Kung tutuloy-tuloy lang ating imbestigasyon. Tinamaan din ng ligaw na bala ang 12 gulang na si Josh Martin Borcelango habang naglalaro siya noong December 27 malapit sa bahay ng kanyang lola sa Silang, Cavite. Wala pong sumakit po yung dito. Wala pong dumudugo. Napalitin sa hospital, in x-ray, doon lang nakita na may bala pala doon sa paa niya. Nagpapagaling na ngayon si Joshua matapos maoperahan. Nasa Jose Reyes Memorial Medical Center din ang isang lalaking 27 taong gulang matapos samaan ang ligaw na bala habang nakikipag-inuman sa Caloocan. Ayon sa doktor, nakapan na lang daw ng biktimang si Jeff Miralias ang bala sa kanyang leeg. May narinig na lang silang maraming putok ng baril. Tapos bigla na lang niyang naramdaman ng biktima may tumama sa may sentido niya sa kaliwa. Sa tala ng Philippine National Police, umakyat na sa 13 ang mga insidente ng ligaw na bala mula December 16 hanggang kaninang alas 6 ng umaga. 8 naman ang naaresto dahil sa illegal na pagpapaputok ng baril, kabilang na ang isang pulis at isang security guard. Kung sino yung nagpaputok, sana makonsensya man lang, di ba? Halimbawa kung mangyari sa kanyang anak yun, di ba? Hindi rin naman siya titigil lang. Hindi makita kung sino nagpaputok na yun. Ian Cruz, GMA News.